Praise the Lord! Hallelujah! Isang mapagpala at mapagpaalalang araw ng Linggo na naman sa ating mga kapatid. Katatapos lang ng matinding bagyo sa ating buhay. At kasama yan sa hagupit ng kalikasan sa mga taong hindi pinahalagahan at iningatan ang likas na yaman na ibinigay sa atin ng Diyos. Sabi nga nung kaibigan kong dating pari na nakakakilala sa Panginoon at na born again, si Brother Tony Pezzotta, isang araw sabi niya sa akin, alam mo Alfred, isang araw ang kalikasan ay maghihiganti sa mga taong nanira at hindi pinahalagahan ang kalikasan, ang kagubatan, ang kagandahan ng paligid na ibinigay sa atin ng Diyos. At isa sa mga utos ng Diyos kay Adan at kay Eva ay pangalagaan ng kalikasan. Ang mga halaman, ang mga punong kahoy, maging ang mga hayop. Si Adan pa nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng hayop doon sa hardin. Subalit nakita natin ang tao, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, ay hindi inalagaan, hindi minahal, hindi binigyan ng pahalaga ang kalikasan, ang magandang kalikasan ibinigay sa atin ng Diyos at ipinagtiwala, lalo na sa Pilipinas. Sasabihin nga natin, isang magandang lugar ang Pilipinas. Subalit nakita natin kung paano winasak ang kalikasan ng ating bayan. Ang mga bundok ay pinatag, kinwari, kinuhanan ng mga mina, at pagkatapos po, yung mga basura ng mina ay itinapon sa ilog. At nakita natin na marami mga isda ang namatay, lalong-lalo na po sa mga kabundukan natin. Sapagkat ang mga tao ay lubhang mapagsamantala at winasak talaga ang magandang kalikasang ibinigay sa atin at pinagtiwala sa atin ng Diyos. Tunay nga yatang gumaganti na sa atin ang kalikasan dahil sa kasamaan ng tao sa likas na yamang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. At ako ay naniniwala na ang mga ganitong kalamidad ay ginagamit ng Diyos upang muli tayong paalalahanan at magbigay o maghatid ng mensahe sa lahat para magsisi sa kasalanan, magbago ng kaisipan, at tapusin na ang pang-aabuso sa ating kalikasan at likas na yaman. Sa araw na ito, patuloy nating pag-aralan ang pamumuhay ng maayos sa harap ng Diyos at mapagtagumpayan natin ang gawa ng kaaway, sapagkat alam natin nung nakita natin ang kamatayan ng mga nasalanta sa paligid natin, siguradong naniniwala ako na si Satanas ay masayang-masaya. Sapagkat gusto ng kaaway ng Diyos at kaaway natin, walang iba kung hindi si Satanas, ang makita ng ating paligid ay mawasak, masira, at ang mga tao ay mga matay. God created man in His own image, in His righteousness and holiness. Man lived in innocence about what is evil. They did not know about Satan and his evil works. But God warned them about the evil of disobedience. While living in the paradise, God warned man not to eat the forbidden fruit in the garden, for they will surely die. Alam natin na tayong mga tao ay nilikha ng Diyos sa wangis ng Diyos, sa kanyang katwiran at sa kanyang kabanalan. At tandaan natin na ang unang tao dito sa lupa ay inosente tungkol sa kasalanan at sa paggawa ng masama. Pati ang plano ni Satanas na mawasak, manira, magnakaw at pumatay. Binalaan ng Diyos ang unang tao, si Adan at si Eva, tungkol sa kasamaan ng pagsuway. Habang sila po ay naninirahan sa paraiso ng Diyos, ay nagpaalala ang Diyos na huwag kainin ng pinagbabawal na bunga ng puno na nagbibigay ng kaalaman sa kasamaan at mabuti, sapagkat siguradong sila ay mamamatay. Sa Genesis Kabanata 2, talatang 16 hanggang 17, sinabi niya sa tao, makakain mo ang aling bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon, ay mamamatay ka. Bagamat pinaalalahanan ng Diyos na ang tao ay huwag na huwag kakainin ang bungang pinagbabawal ng Diyos sa hardin, sapagkat may parusang naghihintay sa pagsuway sa Diyos,
Subalit natukso pa rin ang tao at nilabag ang banal na utos ng Diyos. Palibhas ay walang kaalaman ng tao sa salitang kasalanan at kamatayan, kung kaya nga marahil sinuway nila ang banal na utos ng Diyos. At alam naman natin na ang layunin ni Satanas ay mapahamak ang taong nilikha ng Diyos sa wangis ng Diyos. Ibig sabihin ng tao ay inosente sa salitang kasalanan at kamatayan. Before the fall, Adam and Eve had a great fellowship with God. But man was not aware of the evil work of Satan inside the garden. God allowed Satan to enter the garden by His divine will and purpose. Marami sa atin ang hindi aware sa Diablo, no? Hindi natin alam na ang Diablo ay pumapasok, lumalabas, pumapasok maging sa ating mga tahanan, maging sa ating bahay-sambahan. Yun yung hardin ng Diyos, andun si Satanas, amen, para tuksuhin ang tao at magkasala ito. At ano nangyari? Nang magkasala ang tao, lumawak ang kapangyarihan ni Satanas, lalo na nang palayasin ng Diyos si Adan at si Eva doon sa hardin ng Diyos. At tandaan natin, mga kapatid, na mayroon pong sinabi ang Panginoong Hesukristo sa mga huling araw. Ayon sa Mateo Kabanata 24, talatang 12, ang kasama ay lalaganap kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Sa araw na to, gusto kong lagi nating naaalala ang mga hula, lalong-lalo na ang hulang sinabi ng Panginoong Hesukristo na mangyayari sa mga huling araw. Samantalang tayo ay naghihintay sa Panginoon, Kanyang inihula na ang daigdig ay magiging pasama ng pasama dahil ang kaaway ay patuloy na mamiminsala ng maraming kaluluwa upang magkasala at mapahamak, at dapat nating makilala kung sino ang ating kaaway. Tandaan natin si Lucifer ay nagrebelde sa Diyos doon sa langit, at siya kasama ang 1/3 ng mga masasamang anghel ay ipinatapon dito sa daigdig na ito. Ipinahayag din ni San Pablo kung bakit maraming hindi nananampalataya sa Panginoon, kaya ang kasalanan ay laganap. Ayon sa 2 Korinto Kabanata 4, talatang 4, hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Mapapansin natin, mga kapatid, nung magsimula ang pandemic, ang mga tao ay parang nagsisisi sa kanilang kasalanan. Parang ayaw lang gumawa ng masama dahil natatakot sila dito sa pandemic na ito. Pero matapos ang 8 buwan, nakita natin na ang mga tao ay nagpatuloy na naman sa kasamaan. Amen. Nakita natin ang mga riding in tandem, meron naman patayan sa lansangan, ang pagnanakaw at ang kasamaan ay laganap na naman. At tandaan natin, akala natin maraming tumanggap sa Panginoon at sumampalataya, sapagkat kung sumampalataya ang mga taong ito, hindi sana tayo babalik sa dati. Amen. Kaya tayong mga Kristiyano, dapat aware tayo, no? Sabi nga ng Bible, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoong Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. At yan ang assignment ng mga Kristiyano. Ang iligtas ang mga taong napapahamak. Nakita natin kung ilan na naman ang namatay sa bagyong ito. Nakita natin na malawak na naman ang sira ng ating bayan. Maraming kabuhayan ang nasira. Maraming sasakyan, tahanan ang nawasak sa panahon ng kalamidad na ito. Pagkat ang Diyos ay nangungusap sa atin, ang tunay na dahilan kung bakit inaalaw ng Diyos ito upang ang mga tao ay magsisi sa kasalanan. Amen. Sapagkat ang ating mga tinatangkilik na kayamanan sa ating buhay, sandali lang yan, isang kisap mata yan, kayang alisin ng Diyos. Amen. Mababasa natin sa mga social media na marami talagang, sabi nga nila, halos walang natira sa kabuhayan nila. Amen. Tandaan natin, si Kristo ay sapat sa buhay natin. Hindi ang mga tinatangkilik natin, hindi ang tahanan natin, ang mga sasakyan natin, o ang mga hanap buhay natin. Tandaan natin, mga kapatid, na si Jesus ay sapat sa atin. Gusto ng Diyos sana na magtiwala tayo sa Kanya, hindi dun sa ating mga tinatangkilik na pansanlibutan lamang. Dahil ang kalaban ng katwiran ay ang kasinungalingan na umiiral sa daigdig natin sa ngayon, at even noon,
dapat nating pag-aralan ang mga kilos at pag-atake ng kaaway natin, isang kaaway na hindi natin nakikita. At dapat nating malaman ang bawat isang anak ng Diyos ay may kapangyarihan laban sa kaaway at dapat natin itong matutuhang gamitin para wasakin ang mga muog at kampo ng kadiliman. Ayon sa mga taga Epeso, Kabanata 6, Talatang 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Tandaan natin mga kapatid, nung nananalasa ang bagyong Ulysses, hindi masaya ang Panginoon dyan, tandaan natin. At ang masaya dyan ay ang kaaway natin si Satanas, sapagkat gustong-gusto niyang mawasak, masira, at maraming mamatay sa kalamidad na naranasan natin noong isang araw. Sa pamumuhay natin bilang mga hinirang ng Diyos, tandaan natin na hindi tao ang kalaban natin, kundi ang mga masamang espiritu. Nakakakita nga tayo ng mga masasamang espiritong sumasanib sa tao, sapagkat ito ay mga pinuno, mga may kapangyarihan, mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Hindi natin nakikita ang ating kaaway, subalit ang kanyang kasamaan ay ating nakikita sa taong kanyang biktima. Dapat po maunawaan ng mga pinuno ng iglesia, lalo ng mga pastor, na taglay nila ang lakas at kapangyarihang nagmumula sa Diyos upang labanan ang gawa ng kadiliman. Napakalaki po ng papel ng mga pinuno ng iglesia, lalong-lalo na pag umaatake na ang kaaway. Satan and his demonic works are for real. Sad to say, some of us makes fun of it. Satan's mission is to kill, to steal, and to destroy. We must understand that the spiritual attack and oppression of Satan is an ancient style through deception. Satan's first demonic move happened in the Garden of God when he deceived Eve and made Adam and Eve disobey the command of God by eating the forbidden fruit. One of the big mistakes, I should say, made by Eve was that she allowed herself to talk to a stranger. Satan's mission was to destroy the relationship of man to God, and Satan was successful. From then on, God drove them out of the garden and cut his blessed fellowship with them. In Genesis chapter 3, verse 23, so the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. Bagamat nagkasala ang tao, hindi sila isinumpa ng Diyos, ang matandang ahas lamang ang kanyang isinumpa. And to restore that broken relationship, God sent His Son to suffer and die for us so that the broken relationship between God and man be restored. Walang ibang paraan ng Diyos upang manumbalik ang naputol na relasyon ng tao sa Diyos kung hindi sa pamamagitan ng sakripisyo ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, ang kanyang kamatayan sa krus. Today we are going to study how the church can stand against the wiles of the devil and how we can destroy these territorial spirits. Tayo po muna ay manalangin. Amang banal na nasa langit, tunay ngang ikaw ay makapangyarihan banal. Dapat ka lamang purihin at sambahin ng lahat ng tao. Ikaw ang may hawak sa buhay namin. Ikaw ang nagbigay ng buhay sa amin at ikaw din naman ang mag-iingat sa amin. Sa araw na ito, pinupuri ka namin, dinadakila, sinasamba, nilulalhati ka namin sapagkat karapat dapat kang purihin at dakilain. Amang banal, sa araw na ito, humingi kami ng tawad sa iyo, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Hugasan mo kami ng makapangyarihan dugo ng iyong bugtong na anak na si Jesus. At sa araw na ito, hinihiling po namin, Ama, na kami po ay puspusin mo ng banal na Espiritu Santo upang malaman namin at maunawaan namin ang mensaheng para sa amin sa araw ng linggong ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, dinadakila sa pangalan ni Jesus itong aming dalangin. Amen at amen. The title of my preaching today is
The battle belongs to the Lord. When World War I broke out, the War Ministry in London, England, sent a coded message to one of the British outposts in the inaccessible area of British-controlled Africa, saying, "War declared! Arrest all enemies, aliens in your district." The prompt reply came back, "Have arrested 10 Germans, 6 Belgians, 4 Frenchmen, 3 Austrian, and an American. Please advise immediately who we are at war with." In this study, we will take closer look at Satan and the demonic forces against which the church is waging war. We need to know who the enemy is and his schemes if we are to be successful in the fight against him. Always remember the word of Jesus that the church must be on the offensive. He said that the gates of hell shall not prevail against it. Yes, Satan declared war against God and his church, but be sure, we must be on the offensive. Tandaan po natin, pag tayo ay nakikipagdigma, dapat kilalanin natin kung sino ang tunay na kaaway sa tahanan natin. Ano? Madalas po, nagkakaroon tayo ng problema sa mga magkakapatid, sa ating magulang. Tandaan po natin, mga kapatid, lagi na hindi natin kaaway ang ating pamilya, hindi natin kaaway ang ating nanay, hindi natin kaaway ang ating mga kapatid, hindi natin kaaway ang ating mga magulang, hindi natin kaaway ang ating mga anak. Dapat tandaan po natin lagi na pag tayo po ay magdideklara ng gera, dapat ideklara lang natin ang gera sa kaaway natin. Hallelujah. Sa pag-aaral natin sa araw na ito, tingnan natin. Alam natin na meron pong kaguluhan sa paligid at alam natin ang mga kalaban natin ay mga espiritu ng kasamaan na naghahari sa sanlibutan ito. Ang sabi niya, "The gates of hell shall not prevail against it." Ang ibig sabihin, ang church, ang iglesia ay nasa opensiba. Amen. Kadalasan, madalas sinasabi natin, inaatake tayo ng kaaway. Dapat hindi natin pinababayaan na ang kaaway natin ay atakihin tayo. Ang trabaho ng church, lalong-lalo na ang mga anak ng Diyos, ay wasakin ang gawa ng kaaway. Bago mamatay ang Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo, ipinahayag po niya sa kanyang mga alagad, lalong-lalo na kay Pedro, na siya ang magtatatag ng iglesia. Amen. Hindi makakapanaig ang pintuan ng impyerno sa iglesyang itatatag ng Panginoong Hesukristo. At noon niyang araw ng Pentecostes, ang iglesia ng Panginoon ay naitatag at ipinanganak. The principle of the victory of the kingdom of God over the kingdom of darkness is established from the beginning. God foreordained the children of God in Christ to destroy the work of the evil one. It is echoed by Jesus at Caesarea Philippi. The gates of hell will not prevail from the offensive force of the Church of Jesus Christ. And Jesus assures his disciples that the church will be victorious. Nang itatag ng Diyos ang kanyang iglesia, ay binigyan niya ito ng kapangyarihan na galing sa langit. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5, "The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ." Always remember that the church is equipped with such power from heaven that is not carnal, but divine power to demolish strongholds. Those strongholds are the occupied territories which are not theirs. What kind of power? A power from on high. Ang sabi ng Luke chapter 24 verse 49, "I am going to send you what my Father has promised, but stay in the city until you have been clothed with power from on high." Tandaan natin, mga kapatid, na ang iglesia ay puspos ng kapangyarihan ng Diyos, hindi kapangyarihan ng laman at ng dugo.
kung hindi isang banal na kapangyarihang kayang magwasak ng mga muog na inookupahan ng mga kaaway. At tandaan natin ang mga muog na ito, itong mga territories na ito, itong mga strongholds na ito, ay hindi kanila. Tandaan natin ang sanlibutan ito ay hindi kay Satanas. Nangyari lang na lumaganap ang kanyang kapangyarihan nang ang tao ay nagkasala. Tandaan natin mga kapatid, sa loob ng tahanan natin, kung ang tahanan natin ay pinamumunuan ng Diyos, ang kasalanan doon ay controlled. Amen. Hindi ko sinasabi na hindi ka nagkakasala sa iyong tahanan. Pero tandaan natin, pag ang Panginoong Jesus ang hari ng ating tahanan, ang pagkakasala po ay controlled. Ano? Naiiwasan. Ayon sa Genesis chapter 3 verse 15, kayo ng babae aking pag-aawayin. Binhimot binhinya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhinya ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Sa talatang ito, ipinangako ng Diyos na ang ulo ni Satanas ay dudurugin ng binhi ng babaeng kanyang pipiliin. Walang iba kundi ang Birhing Mariyang itinalaga para isilang ang Panginoong Jesucristo upang wasakin si Satanas at ang kanyang mga masasamang gawain. Ayon sa unang Juan, kabanata 3, talatang 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo, sapagkat sa simula pa ay gumagawa na ng kasalanan ang Diablo, kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. When we speak of spiritual warfare, always remember that our enemy is spirit. Not only spirit, but demonic spirit. Always remember that our enemy, who is Satan, is not just a spirit. It is a demonic spirit. They are authorities, powers of this dark world, and spiritual forces of evil in the heavenly realms. And these powers do not recognize the power of man. And the only power this satanic spirit recognize is the power of God in the name of Jesus. Ang kapangyarihang ginaghalang ng kaaway ay hindi kapangyarihan ng tao, kung hindi ang kapangyarihan lamang ng Diyos sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga hindi natin pwedeng gamitin ang pangalan ng pastor o pangalan ng iglesia para palayasin natin ang masamang espiritu. Sapagkat hindi natatakot si Satanas at ang kanyang mga kampon sa mga pangalan ng mga churches natin o sa malalaking iglesia o sa matatalino at magagaling na pastor. Amen. Ang nire-recognize lang ni Satanas na kapangyarihan ay ang kapangyarihan ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Ayon sa 2 Korinto, kabanatang 10, talatang 3 hanggang 4, kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Ang sandatang ginagamit namin sa pakikipaglaban ay hindi sandatang makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagbagsak ng mga kuta, sinisira namin ang mga maling pangangatwiran. Sa mga talatang ito ay nagsasalita ang Iglesia ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ang iglesia ay itinatag ng Panginoon upang wasakin ang gawa ng mga kaaway sa kapangyarihang kanyang ipinagkaloob sa atin, ang kanyang hukbo at iglesia. Sa aking mga pangangaral, ay nasasabi ko ang puwersa ng kaaway natin na walang iba kung hindi si Satanas ay hindi natin nakikita. Hindi natin kayang makita sa pamamagitan ng ating mga mata ang ating spiritual na kaaway. Kaya nga hindi ito biro at hindi natin dapat itong pagtawanan. At tandaan natin na ang kapangyarihan ng Diyos na ibinigay sa atin ay nanggagaling sa kapangyarihan ng krus ng Panginoong Jesucristo. At ang Panginoon ay umakyat sa langit na hindi tayo pinabayaan. In fact, He equipped us for this battle. He has given us all that we need to take our place in the fight and be victorious against our foe. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos na mag-isa. Binigyan niya tayo ng kapangyarihan upang talunin natin ang ating kaaway sa espiritual na digmaang ito.
isang gampanin ng bawat isang Kristiyano ang lumaban sa espiritual na digmang ito laban sa ating kaaway. Hindi natin pwedeng sabihin na, Pastor, hindi po kasi ako pwede sa spiritual warfare. Tandaan natin na ang lahat ng anak ng Diyos ay sundalo ng Diyos. The Great Commission is to preach the gospel to the world and to make disciples of all nations. But all roads heading for this mission are blocked by the territorial spirits. Mga kapatid, totoong yung pong Great Commission ay upang ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa buong daigdig at gawing disipulo ang lahat ng bansa. Subalit tandaan natin na ang daan papunta doon po sa Great Commission ay sinasaraduhan o hinaharang ng mga masasamang espiritu. Amen. Tayo po ay may kanya-kanyang regalong espiritual bilang katawan ni Jesus. Subalit lahat ng anak ng Diyos ay dapat pong sumuong sa espiritual na digmaan laban kay Satanas, at kailangan tayo ay magtagumpay dahil sa tagumpay na ibibigay sa atin ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga dapat walang maiiwan. Amen. Pag merong espiritual na gyera, walang naiiwang natutulog sa pansitan. Katulad sa nangyaring kalamidad na ito, dapat po ay nanalangin tayo ng maayos sa Panginoon. Ako nga rin po ay guilty. Dahil nung signal number 4 kay Rolly, tayo po ay marugdob na nanalangin sa Panginoon. Pero nung deklara po yung signal number 3, parang tayo po ay nagaanan. No? Hindi ganun karugdob ang ating panalangin. Ako personally ay hindi naging seryoso sa panalangin ko. At marami nga po ako nakausap na ganun din sila. Naakala natin ang signal number 3 ito ay napakagaan at palulusutin ng Panginoon. Gusto ng Diyos talaga na tayo ay manalangin. Totoong merong banta. Mayroon pong banta ng kalamidad. At dapat ang bawat isa sa atin, lalong-lalo na kaming mga pastor, ay nanalangin ng maayos at humingi ng awa sa Panginoon para itong bagyong ito ay hindi tumama sa atin ng ganun na lamang. At nagkaroon sana ng milagro ang Diyos kung tayo lang po ay tunay na nanalangin at humingi ng habag sa Diyos. Remember that the Great Commission given to us by God is not about seminars. It is not about how-tos. It is not about certificates. But it is about war against the power of darkness in high places to save, to heal, to deliver, and to disciple the nations. Tandaan natin, making disciple is about spiritual warfare. Pag tayo po ay magdidisipulo ng mga tao, no? Mga taong tumanggap sa Panginoong Hesukristo, tandaan natin na ito ay isang spiritual warfare. Para sila ay ligtas, para sila paggalingin, para sila ay alisin sa pagkakabihag ng kaaway. At responsibilidad po ng mga pastor na turuan ang lahat ng mga member ng church na makipaggyera, makipagdigma sa kapangyarihan ng kadiliman sa kondisyon ng Diyos, hindi sa kondisyon ni Satanas. Tandaan natin, pag nakikipaggyera tayo kay Satanas, hindi sa kondisyon ni Satanas. Makikipaggyera tayo kay Satanas sa kondisyon ng Diyos. Amen. Doon tayo pumupunta sa kondisyon ni Satanas. Dapat ang pakikipaglaban ay sa kondisyon ng Diyos. Sa teritoryo, tandaan natin na si Satanas ay wala namang teritoryo dito. Wala siyang pag-aari dito. Kaya nga minsan tinatawag nating territorial spirits. Pero ang totoo, yung teritoryong ginagamit itong masasamang espiritu na to ay hindi kanila. Maging ang promised land po ay maraming kaaway. Ito po yung mga territorial enemy of Israel na pinalayas nila. Amen. Maging sa ngayon, sa panahon natin ngayon, ay kailangang paalisin po ang mga kumukubkub sa Israel, at isang araw palalayasin ng Diyos yan at ititira ang lahat ng Israelita dun po sa biblical Israel na ipinangako po kay Abraham. According to 1 Peter chapter 5 verse 8, be self-controlled and alert. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. The enemy is always on an ambush position.
as if he is standing on his own territory, but it is not. We are to make war with enemy to regain the possession which is God's own. When Joshua entered the promised land, they defeated all their enemies and drove them out of the land promised by God. In Joshua chapter 1 verse 5 to 6, God said, "No one will be able to stand up against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their forefathers to give them." Sa marami at sa mga matataas nating pangarap, marami dito ay nababalam at yung iba nga ay hindi na natutuloy at nakalimutan dahil sa ating mga pangamba at takot na ating iniisip at tinanggap minsan sa mga taong ginagamit ng Diablo para tayo ay takutin at pahinain ang ating kalooban. Bilang mga tao, ikaw at ako ay maraming pangarap sa buhay. Marami tayong plano, plano ng pagtatagumpay para sa ating kinabukasan. Subalit marami dito sa ating mga pangarap ay nabalam at yung iba nga hindi na natuloy at nakalimutan na natin dahil tayo ay natakot at nangamba at kung minsan tumanggap pa ng pananakot sa mga taong ginagamit ng Diablo para pahinain ang ating kalooban. Tandaan natin na mabilis dumaan ang panahon, kung kaya't dapat ay ihanda natin ang ating loob at isipan sa mga plano nating maganda sa ating buhay. Nung itinatag ang Christ of all ages, napakarami ko ring narinig ng mga discouragement na pwedeng manghina ang aking pananampalataya upang huwag nang magpatuloy sa ministeryong ito ng Christ of all ages. May nagsabi pa sa akin na napakabata ko pa daw na maging isang elder ng church. At tama siya, dahil ako nga po ay magdadalawang taon pa lang sa aking pananampalataya sa Panginoong Jesus noong maitatag ang Christ of all ages. Samahan pa ng maraming hindi pagkakaunawaan sa loob ng pamunuan ng iglesia at maraming marami pang iba. Isa sa aking mga natutunan sa aking pag-aaral sa ilalim ng Jimmy Swaggart Ministry ay ma-recognize ang boses ng Diyos at ma-recognize ang boses ng tao. We have to know the voice of our enemy. The discouraging voice of man is a sound of defeat, but the voice of God is the sound of victory. I rather obey the voice of God than man. Marami sa atin po dito na nabibigo sa buhay dahil mas pinaniniwalaan pa natin ang sasabihin ng tao kesa sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga po aking pong pinapayo sa bawat isa na kung ikaw po ay may pangarap sa buhay, lagi mong kukonsultahin ang salita ng Diyos. Amen. Buksan po natin ang banal na kasulatan. Tandaan po natin ang banal na kasulatan ay punong-puno ng payo ng Diyos para tayo ay magtagumpay sa buhay natin at upang mapaglabanan natin ang gawa ng kaaway. Sa araw na ito, pinag-uusapan po natin ang gawa ng kaaway sa buhay natin. At tandaan natin na halos araw-araw, tayo po ay sumasabak sa pakipagdigma sa kaaway nating hindi nakikita. At dapat maunawaan natin, bawat isa sa atin bilang mga anak ng Diyos, dapat nating ma-recognize, malaman natin kung ang narinig ba nating boses ay boses ng Diyos o boses ng tao. Nung si Pedro at ang mga alagad ng Panginoon ay nangaral, sila po ay pinagbawalan ng high priest o ng punong saserdote na ipangaral ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Pwede silang mangaral. Sabi niya, pwede kayong mangaral. Huwag lang niyong gamitin ang pangalan ni Jesus. Ayon sa Acts chapter 5 verse 28 to 29, ito pong sinasabi ng high priest, "We gave you strict orders not to teach in his name, the name of the Lord Jesus Christ. He said, yet you have filled Jerusalem with your teaching and are determined to make us guilty of this man's blood." Peter and the other apostle replied, "We must obey God rather than man." Kaya nga sabi ni Pedro sa punong saserdote, masusundin pa namin ang Diyos kesa sa tao. Noong 1997, nung ako po'y dumalo sa International Mission Conference sa Singapore,
Nung ako po ay nangangaral, nagsishare ng gospel, doon po sa mga taong nakikita ko doon, ay mayroong isang pastor na pinagsabihan ako na sabi niya, "Pastor, huwag kang basta-bastang mag-preach dito. Lalo-lalo tungkol sa Panginoong Jesucristo dahil mayroong batas ang misyon." Pero mo sabihin po niya sa akin, sinabi niya sa akin na huwag daw po ako mag-share ng gospel. No? Kasi nung oras na yun, sinishare ko si Jesus Christ. Meron kinausap pa nga akong bata na kung kilala niya si Jesus. Alam mo, ang sagot sa akin doon po sa Singapore, hindi nila kilala si Jesus. At itong ang pastor na to, pinagsabihan ako. Siguro nakikita niya, nagsishare ako, pinagsabihan ako dahil may batas daw ang mission. Meron daw protocol ang mission. Natawa nga ako. Sabi ko, hindi ko naririnig ang boses ng Diyos dito sa taong ito. Amen. Kaya nga tayo nagpunta doon eh. Wala tayong sinisino. Doon naman sa Singapore, hindi pinagbabawal na i-share ang Panginoong Hesukristo. Amen? Alam kong hindi boses ng Diyos ang narinig ko. Isang boses ng laman na nananakot upang hindi ko maipangaral ang salita ng Diyos. Dahil doon, lalong ginanahan akong mag-share, lalong-lalo na ang pangalan ng Panginoong Hesus. Sa isang pagtitipon nga noon, ako ay naatasang manalangin. Aking sinamantala ang pagkakataong i-share ang salita ng Diyos. At sa panahon na yun, isang matanda doon sa party ang pinagsabihan ako. At sinabi niya na huwag ko daw takutin ang mga tao doon. Narinig ko na naman ang boses ng tao, hindi boses ng Diyos. Kung kaya't nagpatuloy pa rin ako. At hanggang ngayon, ako pa rin ang nagsishare ng Word of God tuwing nagkakaroon ng handaan sa pamilya nila at sa pamilya namin. At marami rin nakakilala sa Diyos sa mga pamilyang yon, sa mga mag-anak ng misis ko, at alam kong patuloy nakikilos ang Diyos sa kanilang buhay. Satan always uses idle-minded people. Yung mga taong critical at walang alam sa salita ng Diyos, madalas ang ginagamit para tayo ay pahintuin, takutin sa pangangaral ng salita ng Diyos. Tandaan natin yan, mga kapatid. Ayon sa mga Gawa, Kabanata 5, talatang 12 hanggang 14, maraming himalang ginawa ang mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao. Sa portico ni Solomon, nagtitipon ang mga mananampalataya. Ngunit natatakot sumama sa kanila ang mga di nananampalataya kahit na humahanga ang mga ito sa kanila. Samantalang parami ng parami ang mga lalaki at babaeng nananalig sa Panginoon. Ayon sa Gawa, Kabanata 5, talatang 17 hanggang 20, nainggit sa mga apostol ang pinakapunong pari at ang mga kasamahan niyang Saduceo, kaya't kumilos sila. Dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabihay binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, "Pumunta kayo sa templo at ipahayag sa mga tao ang buong mensahe tungkol sa bagong pamumuhay na ito." Nakita natin na dahil sa inggit ng mga punong pari at mga Saduceo, ay ipinakulong nila ang mga apostol. No? Pinabilanggo nila ang mga apostol. Pero ano ginawa ng Diyos? Nagpadala siya ng anghel, no? Upang buksan ang pintuan ng bilangguan at inilabas ang mga apostol. At pinasabi ng Diyos na magpatuloy sa pangangaral ng bagong pamumuhay tungkol sa mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. Ito po ang trabaho ng church. Huwag po tayong matakot. Huwag tayong magpapigil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sapagkat habang pinangangaral natin ang salita ng Diyos, winawasak natin ang gawa ng kaaway. Amen. Pati ang mga teritoryong kanilang inakupa ay mababawi natin sa masasamang espiritong yan. Katulad din sa mga tahanan natin. Dati yung isang tahanan ay pinamumunuan ng isang ama na masamang tao. Nung nakakilala siya sa Panginoon, umayos ang buhay niya at pati ang tahanan niya ay naging teritoryo na ng Diyos, dating teritoryo ni Satanas. God is always on the rescue. He always save and protect His armies. This is the mission of the church, to make offensive move against the work of the enemy, to take possession on what the devil tried to invade. The work of the church is to expose the deceiving style of the enemy. Ang trabaho ng iglesia ay para ilantad ang kasamaan ng kaaway. Amen. Today, the church must actively wage war against Satan's attack. While we wait for the final defeat of Satan, we must remember that the task of making disciples calls us to raid the kingdom of darkness,
to deliver the victims out from the hands of Satan and his cohorts. Ito po ang trabaho ng iglesia. Tayo po ay nag-wage ng war. Tayo ay nagdi-declare ng digmaan sa kaaway. Hindi tayo ang dinidigma. Tandaan natin po yan. At anong trabaho ng iglesia? To wage war against the power of darkness, to deliver the victims, para makakilala sa Panginoon ang mga taong binihag ng kasamaan ng Diablo. The problem of many Christians today is that we are complacent and careless on our assigned post. We must be watchers of the wall. We are the soldiers of the King. We have the powerful weapons. In 2 Corinthians chapter 10, verse 4, the weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish stronghold. God told Joshua to be strong and courageous, for he is with him. Do not let your fear paralyze our faith in God. Satan wants to paralyze our faith in Christ. Isa sa mga lumang taktika ni Satanas ay ang takutin tayo. Tandaan natin, pag tayo ay natakot, ang takot ay nagpaparelisa o nilulumpo ng takot ang ating pananampalataya sa Diyos. Gusto ni Satanas na lumpuhin tayo, iparelisa ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng takot na inilalagay niya sa ating mga puso. Ito po ay isang lumang taktika ni Satanas upang siya ay magtagumpay at tayo naman po ay mabigo. One of Satan's greatest tool to keep you from living out God's plan and purpose for your life is fear. Tandaan natin na maraming uri ng takot. Takot sa ating pamumuhay, sa finances natin, sa pananalapi, sa mga anak natin, yung mawalan tayo ng hanap buhay. At lalong-lalo na pag pinag-usapan po ang mga huling araw. Pag pinag-uusapan natin ang mga huling araw, si Satanas lalong kumikilos, nagdo-double time siya para tayo ay takutin, alisan ng loob upang matakot at makagawa ng kasalanan. Sisirain ni Satanas ang ating loob upang mawalan tayo ng balance sa ating buhay. Subalit dahil sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, tayo po ay nagtatagumpay. Saul speak the word of fear when he told David that Goliath was a trained warrior, but David did not allow that discouraging word to paralyze his faith in God for victory. Nung si David po ay nagpasyang labanan si Goliath, siya po ay tinakot ni Saul upang maparalasado ang pananampalataya ni David sa Panginoon. Pero hindi po pinayagan ni David na siya ay takutin ng mga salita ni Saul. Ano po sinasabi niya sa 1 Samuel 17:33? Saul replied, "You are not able to go out against the Philistine and fight him. You are only a boy, and he has been fighting man from his youth." But David silenced fear and discouragement. In 1 Samuel 17:37, David said, "The Lord who delivered me from the paw of the lion and the paw of the bear will deliver me from the hand of this Philistine." Saul said to David, "Go, and the Lord be with you." In Genesis chapter 6, verse 5, "The Lord saw how great man's wickedness on the earth had become, and that every inclination of the thoughts of his heart was only evil all the time." In 2 Corinthians chapter 4, verse 4, "The God of this age has blinded the mind of unbelievers, so that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God." David's strength and courage depends on God. Tandaan natin, ang lakas at tapang ni David ay nakadepende sa Diyos. In 1 Samuel 17, verse 46 to 47, "This day the Lord will hand you over to me, and I'll strike you down and cut off your head. Today I will give the carcasses of the Philistine army to the birds of the air and the beasts of the earth, and the whole world will know that there is a God in Israel." All those gathered here will know that this is not by sword or spear that the Lord saves, for the battle is the Lord's, and He will give all of you into our hands. Pag nagtagumpay ang pananampalataya natin laban sa takot, ang susunod dito ay milagro. Amen.
Dahil sa pananampalataya ni David sa Panginoon, tinalo ni David ang takot. At nung talunin ni David ang takot, milagro ang naging kasunod noon. Sa pamamagitan lang ng isang bato, napatay ni David si Goliath. At dahil sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiwala ni David sa Panginoon, hiniya ni David ang training experience at war experience ni Goliath sa harap ng lahat ng Israelita at ng kanyang mga kaaway. Sa araw na ito, bilang mga sundalo ng Diyos, kailangang malaman natin kung ano ang pinagagawa sa atin ng Panginoon at dapat mapag-aralan natin ang ating kaaway at ang kanyang mga masamang gawa. Joshua's men lost a battle in Ai when they underestimated the enemy and when Israel in the person of Achan did evil in the sight of God. In Joshua chapter 7 verse 21 says, "When I saw in the plunder a beautiful robe from Babylonia, 200 shekels of silver and a wedge of gold weighing 50 shekels, I coveted them and took them. They are hidden in the ground inside my tent with the silver underneath." Hidden sin of Achan brought defeat for Israel. Israel is defeated by the inhabitants of the city of Ai, and it is revealed that the reason for the defeat is because one of the Israelites has sinned and kept some of the devoted things from Jericho. Achan from the tribe of Judah has found to be the guilty party, and he and his household are destroyed. Sa ating pakikipaglaban sa digmaan, laban sa kaaway, may mga panahon tayo ay natatalo. Hindi dahil kulang tayo sa pananampalataya, kundi dahil sa kasalanan. Dahil sa itinagong kasalanan ni Achan, sila po ay tinalo ng napakaliit na hukbo ng Ai. Amen. At dahil dito, nahayag po ang kasalanan ni Achan, sapagkat siya po ay nagnakaw, nagtago ng mga gamit galing po sa Jericho. Like the armies of Israel under Joshua, the church must be transparent and must not hide sin. Committed sin must be confessed and be forgiven so that they can destroy the kingdom of darkness. Bilang sundalo ng Israel sa pamumuno ni Joshua, dapat po ang iglesia din ay transparent. Dapat hindi po tayo nagtatago ng kasalanan sapagkat ang mga nakatagong kasalanan ang nagiging dahilan ng ating pagkatalo pag tayo ay nakikipagdigma sa kaaway. Tandaan natin ang ating kaaway ay masamang espiritu ni Satanas at si Satanas mismo. At hindi natin mapapagtagumpayan ang ating kaaway kung tayo ay merong lihim na kasalanan. Tandaan natin na dapat ipahayag natin ang ating kasalanan sa taong pinagkakasalahan natin upang tayo ay magtagumpay. Tandaan natin mga kapatid na ang kasalanan ang dahilan ng ating pagkatalo sa digmaang espiritual. In James chapter 5 verse 16 says, "Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective." The church must be free from hidden sin, like Achan, so that we can have the victory over our enemy. When God called Joshua to lead Israel to take possession of the promised land, He commanded Joshua to sanctify themselves. In Joshua chapter 1, verse 3 to 5, says, "I will give you every place where you set your foot, as I promised Moses. Your territory will extend from the desert to Lebanon and from the great river, the Euphrates, all the Hittite country to the great sea on the west. No one will be able to stand up against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you." Ayon sa Josue, Kabanata 1, talatang 3-5, gaya ng aking sinabi kay Moises, "Ibinigay ko sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Ito ang magiging hangganan ninyo sa hilaga ay ang kabundukan ng Lebanon, sa timog ay ang disyerto, sa silangan ang malaking ilog ng Euphrates, at sa kanluran mula sa lupain ng mga Heteo hanggang sa dagat Mediteraneo.
walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng patnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan ni hindi pababayaan man. To take the occupied territory of the enemy, we need to drive them out of the land. Ipinangako ng Diyos kay Joshua na siya ay magtatagumpay. Ayon sa Josue, Kabanata 1, talatang 6, ang sabi ng Panginoon, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ay mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Mayroon pong tagubilin ang Diyos kay Joshua bago sila pumasok sa lupang pangako na kanilang aangkinin. Ito po ang sabi niya sa Joshua chapter 3 verse 5. Sinabi naman ni Joshua sa mga tao, linisin ninyo ang inyong mga sarili sapagkat bukas ay masasaksihan ninyo ang mga himalang gagawin ni Yahweh. Sa araw na ito, sa ating pag-aaral, pag nalaman mo na kung sino ang iyong kaaway, definitely ang iyong pamilya ay hindi mo kaaway, ang kapatid mo ay hindi mo kaaway, ang mga kasamahan natin sa iglesia ay hindi natin kaaway. Ang kaaway lang natin si Satanas at ang kanyang masamang gawa. At pag nakilala natin at na-recognize na natin ang tunay na kaaway, dapat ilagay natin ito sa paan ng Panginoon. At pagkatapos i-confess natin, tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan at iayos natin ang ating sarili upang makasaksi tayo ng kahangahangang milagro ng Diyos sa labanang ito sapagkat ang digmaang ito ay hindi para sa atin, ang digmaang ito ay para sa Diyos. Magandang araw ng Linggo sa lahat. Tayo po'y manalangin. Abang banal na nasa langit, nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Maraming salamat din po sa paghinto ng bagyo. At dalangin namin, O Panginoon, na sana po ang mga nasalanta ay makabangon muli at maiprovide niyo ang mga pangangailangan ng mga tao na naapektuhan ng bagyong ito. Dalangin namin, Ama, na patuloy mong pasaganain ang aming bansa pagkatapos ng kalamidad na ito. Hiniling ko, Ama, na sana ang mga tao, ang mga Pilipino ay magtiwala sa iyo, lalong-lalo na po sa kalamidad na nangyaring ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa araw na ito. Hiniling ko, Lord, na patuloy mong ingatan ang mga frontliners na patuloy na nag-aalaga sa mga may karamdaman. At dalangin namin na gumaling na po ang lahat ng may COVID-19. Pagpalain mo lahat ng member ng Christ of All Ages. Ingatan mo ang bawat isa laban sa COVID-19 at hinihiling ko, Lord, na patuloy mong palakasin ang aming mga immune systems. Pagpalain mo rin ang church na pinamumunuan ni Pastor Job Tullius, ang God Will Provide Church, at ang Assemblies of God na pinamumunuan ni Alfred Merihilia. Pagpalain mo ang Israel, we pray for the peace of Jerusalem. Dalangin ko, Panginoon, na ma-develop, na maayos ang relasyon ng Pilipinas at ng Israel. At pagpalain mo, Panginoon, ang bansang ito, ang bansang Israel, at hinihiling ko na sila po'y makakilala sa iyo bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. Ama, pagpalain mo rin ang aming Pangulo, si Presidente Rodrigo Roa Duterte, at hinihiling ko po na siya ay makakilala rin sa iyo bilang tagapagligtas ng kanyang buhay. Dalangin namin sa araw na ito, O Lord, na patuloy mong pagpalain ang aming bansa. Sana po'y lumakas pa ang aming ekonomiya. At dalangin namin, Ama, na ang liwanag ni Jesus ay magningning sa buhay namin, mahabag ka lagi sa amin, at bigyan mo kami ng tunay na kapayapaan sa pangalan ni Jesus itong aming dalangin. Amen and amen. Magandang tanghali po sa inyo lahat.